sallallahu alaihi wasallam. Okay, kaya sabi ng propeta, man na'amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, kung sino man ang gumawa ng pagsamba gawain na wala sa aming katuruan ay hindi tatanggapin mula sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi biro ang bid'a, mga kapatid. Sa Facebook kumakalat yung mga bid'a, 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 bid'a. Iniinsulto na yung mga ulama dahil sa pag-explain nila ng mga bid'a na wala sa katuruan ng Islam. Minamaliit na yung mga ulama. Eh, langunay na po mga bid'a niyo. Lahat na lang ay sasabihin ninyo na bid'a, anong matitira? Lahat na lang ay sasabihin ninyo na haram, anong matitira sa amin? Anong ititinda namin? Lahat na lang ay sasabihin ninyo na bawal, anong matitira sa amin? Yan ang kakulangan ng pag-uunawa ng tao. Ha? Wala na akong ibang masabi, kulang sa pag-uunawa yung tao. Ha? Makitid yung utak ng taong nagsasabi ng ganun. Ang nakikita lang nila ay yung haram. Subukan nating tingnan ang mga ipinahintulot sa atin ni Allah. Wallahi lazim, mas marami yung ipinahintulot ni Allah kaysa sa kanyang ipinagbawal. Sa mga karne, ilan lang ba? Nabibilang lang. Sa mga karne, ha? Nabibilang lang yung ipinagbabawal ni Allah. Pero ang mga ipinahihintulot ni Allah, napakarami. Sa mga paninda, nabibilang lang yung ipinagbabawal ni Allah. Pero ang kung titingnan natin ang mga pwedeng ipaninda, napakarami. Di ba? Pagsabihin natin na bawal yan kasi nakakatulong ka sa Christmas, bawal yan. Ang isasagot sa'yo ng pawalo o kaya filosofyo, oh, papa, ano na lang yung ititinda namin kung lahat na lang ay pagbabawal ninyo? Subhanallah. Paano sila nabuhay nung wala pa yung Christmas? Ha? Paano sila nabuhay? Nawala silang panindang mga rapper, mga Christmas light, mga Christmas tree, parol, mga bagay na mayroong kinalaman sa pagsaulog sa Christmas Day. Hindi ba tayo nalulungkot? Wala ba tayong gera? Wala ba tayong maratabat kung sa Maranao pa? Alam niyo ba kung ano yung isinasaulog sa araw na yan? Sinasabi nila na si Allah ay nagkaroon ng anak, nanganak si Allah, at ang anak ay si Jesus. Wala ba tayong maratabat? Naririnig na natin kung ano yung ginagawa nila, kung paano nila nilalapastangan ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa rin tayo kumikibo. Tinutulungan pa natin sila. Wala tayong maratabat. Ikaw, mayroon kang magulang. Nilalapastangan yung ama mo. Ikaw, gusto mo bang tulungan, tumulong yung mga tao na lapastanganin yung ama mo? Kaya mo ba yun? Mas natutuwa ka pa? Nakikisali ka pa sa paglalapastanganin sa ama mo? So, sa December 25th of the month of December, ang Diyos na natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nilalapastanganan ng mga taong ito. Makikisali tayo? Para yung pagsabi na hindi naman ako yung kumain ng baboy. Hindi nga ikaw yung kumain ng baboy. Pero sinubuan mo naman. Ikaw yung bumili. Ha? Isinubo mo sa kanya. So, kakulangan niya ng kaalaman. Ano yung sabi ni Allah? Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Huwag kayong magtulungan sa kasamaan. So, ang lahat ng kasamaan, kapag ikaw ay makatulong, magkakasala ka. Wallahi lazim, wala pa akong alam na kasamaan sa mga panahon natin ngayon. Kasamaan ng kalapastanganan sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagre-reklamo ang mga kalangitan. Nagre-reklamo ang mga bundok, ang kalupaan, nagre-reklamo sa bigat ng kasalanan na ito. Bigat ng kasalanan na ito. Ano yung kasalanan na ito? Sinasabi nila na si Allah ay nagkaroon ng anak. So, hindi ba tayo magre-reklamo na nagreklamo na nga yung mga likha ni Allah? Hindi pa rin tayo kikibo, hindi tayo makikipagtulungan sa pagpuksa sa ganitong kalapastanganan sa kaisahan ni Allah?
instead na magipagtulungan tayo sa pagpuksa ng ganitong gawain, doon tayo nagigipagtulungan sa pagkakaisa sa gawain na ito. Kahit na walang dalil, mga kapatid, gamitin lang natin yung ating common sense. Sa tingin niyo, wala tayong kinalaman sa kanila? Pasensya na. Kasi ganito yan din eh. Parang bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Ganyan ang Islam. Hindi tayo pwede magipagplastikan. Hindi natin pwedeng itago ang katotohanan para lang matuwa sa iyo yung mga tao. Hindi mo pwedeng itago yung katotohanan para hindi lang magalit sa iyo yung mga tao. Kung mayroon man magalit sa iyo, sila yung may problema at hindi ikaw may problema. Paano ka magkakaroon ng problema ay sinasabi mo yung katotohanan? Ang problema kapag nakikipagplastikan ako sa inyo, yan, maganda yan, maganda yan, chiki. Tapos sa yawmul kiyama, pari-pariho tayo nasisisihin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ganito yan mga kapatid. Wallahi, mas mabuti na masaktan tayo na naitama natin yung ating masamang gawain o kaya kamalian kaysa sa nasarapan tayo tapos sa yawmul kiyama, inaakala natin na free tayo sa galit ni Allah pero mayroon pa rin, mayroon pala tayong malaking kasalanan kay Allah. Sa tingin niyo kaya mga kapatid, yung makisaya ka, makipagpicture ka sa Christmas tree na mayroong mga ano, mayroong dancing light, mayroong mga ano, ipinapakita mo, wow, ang ganda naman. Ang ganda naman. Wow, alam mo ba kung ano yan? Alam mo ba kung ano yung Christmas tree na yan? Kung ano yung nire-representa na yan? Inire-representa ng Christmas tree na yan? Alam mo ba yan? Ah, hindi na matulog sa kakagunting ng mga lantern. Subhanallah. Masakit, di ba? Masakit. Pero yan ang katotohanan. Wallahi lazim, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang kanyang iiwan, ang bagay na pinagbabawal ni Allah para kay Allah, papalitan sa kanya ito ng mas mabuti. Mas mainam, mas blessed. So kung iiwanan mo ang pagtitindi ng mga yan, wallahi lazim, sumpa man kay Allah, babawian ka din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pwedeng doon sa mga halal na paninda mo, doon ka pabintahin ni Allah ng mas sobra-sobra pa. Kung sino man ang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, inshallah. So yun mga kapatid, pakikisa sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasabi na hindi naman ako kumakain. Hindi naman ako kumakain ng ganito. Baboy, hindi ka nga kumakain. Pero sinusubuan mo naman yung tao na kumain ng baboy, tinutulungan mo naman, mayroong ka rin kasalanan. Mayroong ka rin kasalanan. Nagtitinda ng shabu, hindi naman ako gumagamit. Dito nga sa mundo, mas malaki yung, ano eh, di ba? Mas malaki yung kasalanan ng pushing kaysa sa using. Di ba? Kasi yung pushing, hindi nga gumagamit, pero, subhanallah, ang daming tao ang napipinsala ng kanyang gawain. Hindi katulad ng user lang, na siya lang. Kaya, sa batas dito natin, mas malaki yung kaso ng pusher. Kasi mas marami yung ano. So yung tao na, subhanallah, yung tao na hindi naman, sabi niya, ika nga niya, hindi naman ako naniniwala na ganito eh. Pero tumutulong naman siya. Mga kapatid, napakasakit. Kaya din tanong sa Maratabat ko gamatan, no?
Nawawalan tayo ng gira, nawawalan tayo ng selos, nawawalan tayo ng paninindigan sa Islam dahil lang sa makamundong bagay na ito. Alam niyo nangyayari? Wallahi ladim, Kristiyano, nagsasalita. Hindi nga kayo nag-Christmas, pero sa inyo naman namin nabibili yung mga gamit na ginagamit namin sa Christmas Day. Diba, ang sakit? Parang sinasampan nila sa atin. Sinasabi niyo na bawal mag-Christmas, pero sa inyo din natatagpuan yung lahat ng mga bagay na ginagamit namin. Para isaulog yung Christmas, hindi nakakatulong kayo. Totoo naman, di ba? Subhanallah, kapag yung mga pasintabi lang, mga kapatid natin yung tagtinda ng paputok, daig pa yung mga insik eh. Yung mga insik, hindi sila nakakaano sa pagtitinda ng iba sa atin ng paputok eh. So ang usapin natin dito mga kapatid, kaligtasan ng ating kaluluwa sa Yawmul Qiyama. Mas pipiliin ba natin na hindi tayo magutom dito sa mundo, pero doon tayo magugutom sa Yawmul Qiyama? O kaya magsasakripisyo tayo dito sa mundo, tapos sa Yawmul Qiyama ay nakalaan ang reward ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahil azim, kakulangan ng pananampalataya at pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas umaasa pa tayo doon sa mga bagay na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So sa Islam mga kapatid, ang lahat ay detalyado. Lahat ng may kinalaman sa pagsamba ay detalyado sa pananampalatayang Islam. Kaya nga ang Islam ay nananatili pa rin siya sa original niya na katuruan pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi malaking ipinagbabawal yung bid'ah sa Islam, yung pagbabago, innovation sa pananampalataya. Unlike sa mga ibang mga sekta, ibang mga relihiyon, pasintabi na naman sa matatamaan, ibang mga relihiyon na dahil sa wala sa kanila yung pagbabawal ng bid'ah, pagbabawa ng innovation na katuruan, sila ay naligaw. Alam niyo mga kapatid, napakaraming gawain ngayon na wala sa katuruan, even in the Bible, wala sa katuruan. December 25, kapanganakan daw, araw daw ng kapanganakan ni Jesus Christ, even in the Bible, walang isa man lang na verse na mapapatunayan na ito talaga yung araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. So kahit pwede yung pag-celebrate, hindi rin pala sigurado na doon yung kapanganakan na Jesus Christ eh. Pangalawa mga kapatid, walang ni isa man lang sa mga tagasunod, mga apostoles ni Jesus Christ ang nag-celebrate ng kanyang kapanganakan. So kailan lang yan nabago? Kailan lang yan ginawa? Kamakailan lang yan na-invento? Alhamdulillah kay Allah, papuri kay Allah, dahil ang Islam ay kahit paman gaano dumating ang mga makamundong bagay, hindi pa rin ito nawawala sa original niya na katuruan. Kasi kung ano yung katuruan ng mga propeta, katuruan ni Propeta Muhammad, doon lang talaga tayo sumusunod. Kahit na ano pa yung mangyari sa mundong ito, kahit paman maging high-tech na ang lahat ng bagay, nakasunod pa rin tayo doon sa landas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.